Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Bago ko po muna simulan ang aking kwento ay bigyan niyo po muna ako ng pagkakataon na batiin ang ating narrator na si Boss Giancarlo, pati na din ang lahat ng admin at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Gayun din po ang mga tagapakinig, tagasuporta at mga tagasubaybay na katulad ko. Ang kwentong aking isasalaysay ngayon ay totoong nangyari sa akin. Nangyari ang kwento at karanasang ito taong 2015 sa isang lugar na kilala sa amin bilang Barrio Uwak. Araw iyon ng Sabado at walang pasok sa paaralan kaya napag-isipan ko noon na puntahan ng aking kaibigan para yayain itong gumala. Magkapit-bahay lang naman kami kaya naglakad na lamang ako patungo sa kanila. Hindi pa man ako tuluyang nakakarating sa kanila ay nakita ko na ang aking kaibigan na lumabas sa kanilang kubo. Tinawag ko siya noon at kinawayan. Ngumiti naman ito nang makita niya ako. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Tintin. Sinabi ko kay Tintin noon na gumala kami kahit saan. Total ay wala rin naman kaming klase sa eskwelahan. Pumayag naman siya sa sinabi ko pero ang kaso nga lang ay kailangan naming umuwi ng maaga dahil sa baka mapagalitan pa kami ng aming mga magulang. Minsanan lang din kasi kaming makapaglakwatsa kaya atat na kaming makagala nun. Tinanong ko si Tintin nun kung saan niya gustong gumala at ang sabi niya sa akin ay pumunta raw kami sa Barrio Uwak o sa kabilang baryo. Galing sa lugar namin ay sumakay kami ng tricycle patungo sa Barrio Uwak. Sabi ni Tintin sa akin na may kasiyahan daw na nagaganap sa baryong iyon nung araw na yun. Habang nasa biyahe kami ay nagulat kami nang biglang magsalita ang driver ng tricycle na aming sinasakyan at sinabi niya sa amin kung sigurado ba raw kami sa lugar na pupuntahan namin. Sabi pa niya sa amin na delikado raw ang baryong iyon. Wala raw nagtatangkang pumasok sa lugar na yon dahil tila kakaiba raw ang mga taong naninirahan doon. Matapos sabihin iyon ng driver ay bigla akong kinabahan. Sinabihan ko si Tintino na wag na lamang kaming tumuloy ngunit sinabi niya sa akin na hindi raw kami magtatagal doon sa lugar na yon. Medyo malayo-layo rin ang Barrio Uwak mula sa lugar namin dahil inabot kami ng kalahating oras bago kami nakarating. Huminto ang sinasakyan naming tricycle sa isang maliit na eskinita na tao lamang ang pwedeng magkasya. Bumaba na kami ni Tintinon at pareho naming pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Bago tuluyang umalis ang driver ay may ibinigay siya sa aming kalamansi. Tigda dalawa kami. Sinabi niya sa amin na kapag may nag-aya raw sa amin na kumain ay pasikreto raw naming pigaan ng kalamansi ang mga pagkain. Sabi pa niya sa amin noon na huwag daw kaming magpapahalata kapag may matutuklasan kami dahil sa malakas daw ang pakiramdam ng mga taong naninirahan sa baryong iyon. Hindi ko maintindihan nun kung ano ang ibig sabihin ng driver. Sinabihan ko si Tintin nun sa ikalawang pagkakataon na huwag na lamang kaming tumuloy. Ngunit sinabi niya na kung gusto ko raw umuwi ay umuwi na lamang daw ako dahil tutuloy at tutuloy siya sa pupuntahan namin. Kahit labag sa kalooban ko noon na magpatuloy ay sumama na rin ako kay Tintin.
Umalis na rin ang tricycle at kami na lamang ni Tintin ang naiwan sa gitna ng daan. Napansin ko rin noon na sobrang tahimik ng paligid. Wala akong ingay na naririnig kaya tinanong ko si Tintin noon kung bakit ang tahimik e samantalang ang sabi niya sa akin na may kasiyahan daw sa lugar na yun nung araw na yun. Nanayuri ng balahibo ko sa batok noon nang bigla na lamang umihip ang malamig na hangin. Nakadagdag din sa takot at kilabot na aking nararamdaman ang naglalakihang mga puno sa buong paligid. Kahit na isang bahay ay wala rin akong nakita doon. Puro lang kakahuyan. Nagsimula na rin kaming maglakbay ni Tintin noon sa maliit na daan, papasok sa Baryo Uwak. Si Tintin ang nanguna sa paglalakad habang ako ay nakasunod lamang sa kanya. Habang naglalakad kami, ay nagkukwentuhan lang kami para hindi masyadong mabigat ang atmosfera ng paligid. Ilang minuto rin ang lumipas bago kami nakarating sa sentro. Nang nandoon na kami ay napansin kong pinagmamasdan kami ng mga taga roon. Bigla akong kinilabutan noon nang mapansin ko ang isang matandang lalaki na matalim na nakatingin sa akin. Kahit natatakot at kinakabahan na ako noon, ay hindi ko na lamang ipinahalata sa kanila ang nararamdaman ko. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang tumakbo ng mga oras na yun. Nakahinga lang ako ng maluwag noon nung umalis ang matandang lalaki. Ang ibang mga tao ay nagiinuman. Ang iba rin ay nagkukwentuhan habang abala sa pagluluto. Kumbaga, typical na baryo. Pero mararamdaman mo yung kakaiba sa paligid. Sinabihan ko si Tintin na umuwi na lamang kami dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Tatalikod na sana ako noon para bumalik sa dinadaanan namin nang may biglang tumawag sa amin ni Tintin. Lumapit sa amin noon ang isang babae na sa tingin ko ay nasa 26 o nasa hindi lalagpas 30 ang edad nito. Inaya niya kami na pumasok muna at kumain sa kanila dahil may mga pagkain daw silang inihanda para sa kanilang mga bisita. Doon ko lang din nalaman na piyesta pala sa baryong iyon. Hindi kasi sinabi sa akin ni Tintin ang tungkol doon. Pumasok na kami noon sa bahay ng babae at napansin ko agad ang mga buto na nakasabit sa dingding. Hindi ko mawari kung anong klaseng mga buto iyon. Patuloy pa rin akong kinakabahan at nagdadasal na rin ako noon sa aking isipan na sana'y makauwi pa kami ng buhay. Nakita ko noon ang babae na nagpakilala sa amin na abala sa paghahanda ng mga pagkain sa lamesa. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ana. Nang makita ko at maamoy ang masarap na pagkain nakahain sa lamesa, ay nakaramdam ako ng paggagutom. Pati si Tintin ay natatakam na rin na matikman ang mga putahing nakahanda sa lamesa. Umupo na kami noon ni Tintin malapit sa may pintana. Kaming dalawa lang noon ang nasa lamesa dahil abala si Ana sa pagluluto. Akma na sanang kakain noon si Tintin nang bigla kong apakan ng kanyang mga paa sa ilalim ng lamesa. Lumingon naman siya sa akin noon kaya pinandilatan ko siya ng mata. Mabuti na lang at naintindihan din niya ang ibig kong sabihin. Hindi kami nagpahalata sa mga taong nasa loob ng bahay na yun. Dahan-dahan naming pinatakan noon ng kalamansi ang mga putahing nasa aming plato. Habang ginagawa ko yun, ay pinagpapawisan ako ng malamig. Ilang sandali lang ay tumambad sa aming harapan ang mga putol-putol na daliri ng tao. Nagkatinginan kaming dalawa ni Tintin at nangangatog na rin ang aming mga tuhod. Gusto ko nang sumuka nun ngunit pinipigilan ko na lamang ang aking sarili. Biglang sumagi sa aking isipan nun ang sinabi ng driver sa amin na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay.
Nagdadahilan kami noon ni Tintin na gusto naming magbanyo. Sabay kaming tumayo ni Tintin at sinabi namin kay Ana na magbabanyo lamang kami sandali. Sinamahan naman kami ni Ana sa gilid ng kanilang bahay at itinuro ang kanilang banyo. Pasimple lang kaming naglakad noon ni Tintin. Hindi namin ipinapahalata ang natuklasan at nalaman namin. Nang marating na namin ang banyo, ay nagmamadali kaming lumiko patungo sa kulungan ng baboy. Sumilip muna kami kung may nakatingin ba sa aming dalawa ni Tintin. Nang makita naming walang nakatingin, ay nag-uunahan kami sa pagtakbo patungo sa kakahuyan. Lakad-takbo ang ginawa namin ni Tintin noon. Nakita namin sa may unahan na may ilog at sa tingin namin noon ay abot ito hanggang sa may hita namin. Hinawakan ko ang kamay ni Tintin at sabay na kami nagpadaos-dos pababa sa may ilog. Lumangoy kami ng lumangoy patungo sa kabilang parte nito. Mas lalo kaming kinabahan noon nang marinig namin ang boses ng mga kalalakihan. Hindi ko mapigilan ang aking sarili noon na mapaiyak dahil sa takot at labis na kaba. Pinagsisisihan ko na sumama pa ako kay Tintin pero huli na ang lahat. Nangyari na eh. Pagkarating namin sa kabila ay nagmamadali kaming umahon sa may ilog. Sobrang basa namin ni Tintin at akma na sana akong tatayo. Ngunit natigilan ako nang makita ko si Tintin na nahihirapan sa kanyang pagtayo. Nilapitan ko siya noon at tinulungang makatayo. Parang gusto nang sumabog ng dibdib ko noon sa lakas ng kabog nito. Sinabihan ko si Tintin noon na kailangan naming makalabas sa kakahuyan na yun dahil kapag hindi ay paniguradong mamamatay o katapusan na namin. Kaya pala nahihirapan si Tintin sa pagtayo dahil may sugat ang kanyang paa at dumudugo ito. Naririnig na namin noon na papalapit na ng papalapit ang humahabol sa amin. Inakay ko siya noon at inalalayan. Paika-ika kaming tumakbo papalabas ng kakahuyan. Hindi namin ilalintana ang mga sanga ng puno na dumadaplis at sumusugat sa aming mga katawan. Kahit walang kasiguraduhan kung makakatakas ba kami o hindi, ay hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Sige pa rin kami sa pagtakbo hanggang sa may marinig kaming ingay ng tricycle sa may unahan. Nabuhayan kami ni Tintin noon dahil may tsansa pa na makaligtas kami sa mga kamay ng mga taong humahabol sa amin. Mas lalo pang binilisan namin ang aming mga pagtakbo. Rinig na rinig na namin noon ang tricycle na ang ibig sabihin, malapit na kaming makalabas sa kakahuyan. Ngunit, bigla kaming natigilan ni Tintin at tanlumo nang makita naming may patong-patong na batong nakaharang sa aming harapan. Wala na kaming ibang madadaanan pa kaya pahirapan kami sa pag-akyat. Ako ang naunang umakyat at pagkatapos ay tinulungan ko si Tintin noon dahil nga may sugat siya. Nang makakyat na siya, ay nakita namin sa may unahan ng tricycle at papaalis na ito. Sumigaw kami noon nang sumigaw habang tumatakbo. Hinabol namin noon ni Tintin ang tricycle at mabuti na lamang at huminto ito. Tumakbo kami papalapit at mabilis sa sumakay sa loob ng tricycle. Sinabihan ko ang driver noon na bilisan niya ang pagmamaneho dahil sa may humahabol nga sa amin. Kahit nasa loob na kami ng tricycle ay patuloy pa rin kaming umiiyak ni Tintin. Takang-taka ang driver sa mga itsura namin at tinanong niya kami noon kung anong nangyari sa aming dalawa at kung bakit basang-basa ang lahat ng damit namin ni Tintin. Nagdadalawang isip ako noon kung sasabihin ko ba sa driver ang lahat ng nangyari at baka kasi hindi siya maniwala sa amin o baka pagtawanan lang niya kami kaya naman mas pinili ko na lamang na magsinungaling. Sinabi ko na lang sa kanya na hinabol kami ng aso kaya kami tumakbo. Marami pa siyang tanong sa aming dalawa noon pero hindi na namin siya sinagot. Nagpahatid na rin kami sa aming bahay at nung nakauwi na ako ay sunod-sunod na tanong ang aking natanggap
sa aking mga magulang. Pinapagalitan din nila ako dahil mas inuna ko pa raw ang maglakwatsa. Dahil sa hindi kasi ako nagpaalam noon sa kanila na aalis ako. Tinanong nila ako kung anong nangyari, kaya naman ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Habang nagkukwento ako ay sige pa rin ako sa pag-iyak. Patuloy pa rin kasi akong nanginginig ng mga sandaling iyon, at nang malaman nila ang lahat ay mas lalo nila akong pinagalitan dahil pinag-alala ko raw silang dalawa. Noong gabing iyon ay sobrang taas ng lagnat ko at hindi rin ako makatulog nun dahil paulit-ulit kasing bumabalik sa aking isipan ang mga putol na daliri ng tao. Ilang araw din ang lumipas bago nawala ang aking lagnat. At simula nung mangyari ang karanasang yun ay hindi na ako muling naglakwatsa pa. Kapag walang pasok ay tumutulong na lang ako sa aking mga magulang sa gawaing bahay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!